Ngayon pong pinapayagan na ang limited social gatherings, may mga nagtatanong, pupwede na kayang mag-Christmas party ngayong taon? Ang sagot ng mga eksperto at DOH sa unang balita ni Lay Alves. Ganyan sana tayo noong isang taon, kaya lang COVID happened. Limitado tuloy ang mga Christmas party, reunion at iba't ibang get-together. Ngayong taon, magka-comeback na ba yan? Sa ilalim ng Alert Level 3, pwede na ang mga pagtitipon sa mga events venue at mga restaurant. 30% sa indoors basta fully vaccinated at 50% sa outdoors. At kapag bumaba sa Alert Level 2, tataas pa yan sa 50% indoors. Kung bumaba to 7 ang ating average daily attack rate at patuloy na bumaba ang mga datos. Pero gaya ng akin sinabi po, huwag naman po sanang mabaliwala yung napakadami nating sakripisyo at napakatagal nating pagtitiis dahil lang sa pagdating ng Pasko. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga pag-iingat. Sa pagkakataong ito, sang-ayon ng Philippine College of Physicians sa Pagluluwag sa Metro Manila. Base naman ho sa dami ng mga kaso ngayon, ay talaga naman pwede ho nating ibaba na sa Alert Level 2. Mm-hmm. Pero gusto ho natin sanang paalalahanan ng lahat ng kababayan natin na sana po ay maghinay-hinay lang pa rin ho tayo kasi ang virus po ay naririto po sa atin, hindi pa naman talagang nawawala. Pabor din ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, lalo't madadagdagan ang mga negosyong makakapag-operate. Gaya ng family karaoke bar na ito sa Quezon City na nililinis na bilang paghahanda sakaling ibaba ang alert level. Pero may mga pagbabago. Ang mga silid may mga partition na upuan at may acrylic divider ang gitna. Lahat equipments, papacheck mo lahat kaya grabe ang ginagawang preparation. Magkakaroon na kami ng designated safety officer, if ever, para to remind all the customers. Dapat konti lang talaga yung tao, no? Malimit natin, and then, kasi syempre nagkakantahan yan, no? Kailangan yung spacing pa rin, no? To maintain yung ating social distancing, and well, as much as possible, sana maganda kung fully vaccinated or vaccinated yung mga pupunta dyan. Sabi pa ng PCCI, makatutulong din daw sa ekonomiya ang pagtataas sa 70% ng kapasidad ng pampublikong transportasyon. Pero may agam-agam kaugnay niyan si Dr. Limpin. Alam ho natin na madalas ho ay dahil sa traffic na rin ho ngayon, no? Matagal ho tayo magsasama. This will definitely increase yung risk ng transmission ng sakit. Ayon sa DOH, nasa downtrend pa rin ang mga COVID case sa bansa, pero bumabagal na raw ang pagbaba ng mga bagong kaso. Good news pa rin naman yun, no? There is a decline. Pero pag bumabagal nga, tama ka, yun ay higit nating pinabantayan kasi yung pagbagal na yun, posibleng makita natin from a negative, nagpa-positive tayo. Isa sa mga tinitingnang dahilan ang mas malayang paggalaw ngayon ng mga tao at ang delay sa pag-detect, pag-test at pag-isolate ng mga bagong kaso. Ngayong may pagbaba ng mga kaso, hiling ng ilang nagtatrabaho, tanggalin na rin sana ang curfew. Out ko po is 9 p.m. So pag mga around 9 p.m, wala na kami masakyan. Even kahit sa taxi. Kung sa taxi naman po, masyadong pumahal siya para sa mga kagaya po namin na simpleng tao lang. Pinagbotohan na ng Metro Manila Council kung tatanggalin o hindi ang 12 midnight to 4 a.m. curfew, pero hindi pa isinasa publiko ng MMDA ang resolusyon. Ilan sa mga alkalde na nakausap ng GMA News, pabor na tanggalin na ang curfew simula November 4, Huwebes. Pagdating naman sa curfew sa mga menor de edad, nakadepende na sa LGU kung magpapatupad sila ng ordinansa. Base sa guidelines ng IATF, bawal pa rin naman talagang lumabas ang mga edad 17 pababa, maliban na lang kung mag-exercise o essential ang pupuntahan. Para sa unang balita, Lay Alves, buong puso para sa Pilipino. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.